Hello fellow grower, magandang araw po. Ito yung tanim ko na tanglad dito sa container. At napapansin ko, mabilis nang matuyo yung kanyang lupa. So madalas na ako magdilig sa kanya. At the same time, pagka nagdilig ako, matagal bumaba yung tubig papunta sa ilalim. So kadalasan sa karanasan ko, isang senyalis yun na marami na siyang ugat. At pagka ganitong marami na siyang ugat, may hirapan na rin siya maglabas ng mga suwe na mga bagong growth dahil baka mag-root bound na siya. So in this video, maglilipat tanim tayo ng tanim ko na tanglad at hahatiin ko siya sa dalawa para magkaroon ng panibagong space yung mga ugat na sisibol. O nga pala, ano, kung gusto magtanim ng tanglad, meron akong video kung paano magtanim ito. Inumpisahan ko lang ito doon sa nabibili natin sa palengke. Pinaugatan ko, binabad ko sa tubig na mag-ugat na ay tinanim ko dito sa container. At ngayon nga ay ayan, malagong malago at meron akong endless supply ng lemongrass pagkakailangan ko. So, maglipat tanim tayo nito. Kailangan nating paluwagin ng konti para mabunot natin siya. Kailangan natin ngayon. Ayan. Ayan. Nag-uumpisa na rin siyang mag-root bound. At meron siya mga puti-puti, oh. Ayan. Isang sign niya ng fungus. Nabunot natin lahat. Hahatiin ko lang siya. Ganito. Yan. Bawasan natin yung kanyang lupa. Pwede yung bawasan yung kanyang ugat, kagaya nito. Yan, tinanggal ko ito yung mga ugat na to. At buhay na buhay pa rin yan dahil sa dami ng kanyang ugat. Then, nalagay ko siya dito. Bawasan pa natin ng konti ang laman. Kahit ordinaryong lupa lang ay pupwede dito sa ating lemongrass. Actually, tumutubo nga yun sa bundok nang siya mag-isa lang eh. Walang dilig-dilig. So, matibay din siya pagdating sa pagkatuyo ng lupa. Ito nga lang, nagtatrap na ng tubig dahil sa dami ng kanyang ugat. Kaya siguro nagkaroon na rin siya ng ganung puti-puti na fungus. Alright.
Itong kote na pinaglipatan ko, siyempre marami din butas ito. Meron itong butas sa gilid at meron din sa ilalim. Yan o. Makikita ba? Ayan. At yung paglilipat natin, kung gaano lang yung pagkakabaon niya ng dati, yun lang din ang gagawin natin. Huwag nating ibabaon ng masyadong mataas. Halimbawa dito, pagka yan ay nababad sa tubig, mabubulok at maaaring ikamatay ng ating tanim na tanglad. So hanggang dito lang sa kanyang balikat sa crown. At tapos diin na natin mabuti yung lupa para siya tumatag yung pagkakatayo. Okay? Matibay naman itong tanglad, lalo pagka ganitong edad na, na magulang na siya at marami ng ugat. So hindi mo na kailangan ilagay ito sa lilim, pwedeng sa dati ka nalalagyan, doon mo lang siya ilagay. At makaka-recover na rin kagad yan after just a few days. Hindi ko na siya didiligan dahil gaya ng nakita mo, ito naman kanyang lupa ay basa na. Diniligan ko si ito kanina umaga dahil nga kailangan ko siya ilipat. So pag maglilipat tayo, maganda na basain natin yung lupa para mas madaling mahugot yung ating tanim mula sa kanya kinatataniman na paso. At dahil nagpruno ako ng mga ugat, pinutunan ako ng ugat ito, automatic kailangan din tayo magprune ng kanyang mga dahon. Yan. So ito pwede kong ilagay sa ref at itabi pagka mayroong iluluto. Yan. Pag nagprune tayo ng ugat ng ating halaman, advisable din na magprune tayo ng kanyang mga tangkay at mga dahon. Hindi naman kailangan ubusin. Yun ay para mas mabilis na makarecover itong ating tanim mula sa stress na kanyang naranasan kasi pinagpuputulan natin siya ng mga ugat eh. Nagprune tayo. So automatic kailangan magprune tayo dito sa kanyang mga hibla, kanyang mga dahon. At ito namang isang ito. Yan. Ganun din ang gagawin ko sa kanya. Pwede ko pang hatiin uli ito sa dalawa. At ililipat ko naman sa ibang container. Alright? So, ganyan lang po kasimple kung paano ako maglipat tanim ng tanglad. At itong sistemang ito, applicable din doon sa ibang mga halaman natin na naging root bound na. Pwede tayong mag-prune ng kanyang mga ugat at mag-prune ng kanyang mga sanga. Alright? Maraming salamat po sa panonood at makita-kita tayo sa iba pang mga videos ni Late Grower. Bye-bye.